ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin ninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ang liwanag. Ang magpagpautang magiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siya'y itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapad siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ang lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban ng may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Siguro po kung meron mang isang payo nung bata tayo na hanggang pagtanda natin ay kailangan pa rin nating tandaan at applicable pa rin. Ito yung salita. Ito yung bilin sa atin ng mga magulang natin. Bago tayo lumabas ng bahay, ano ang bilin? Mag-ingat ka. Ha? Mag-ingat ka paglabas. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Mag-ingat ka sa mga sasamahan mo. Mag-ingat ka sa mga manloloko. Ha? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, mag-ingat ka, baka ma-scam ka. Maloko ka. Marami na ho ako mga kaibigan, marami silang kwento ng scammers. Na-scam sila. Naloko sila. Nalinlang sila. Sila ay naging biktima ng mga taong sinungaling, paasa, at manloloko. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa natin ngayon? Huwag kayong magpapadala sa mga sasabihing, sagot kita. Hindi ka dapat maging sagutin nino man. Mahirap na. Huwag mong iasa sa ibang tao ang iyong buhay. Huwag mong iasa sa ibang tao ang iyong kabuhayan lang, ang iyong kaginhawaan.
ni ang iyong kaligtasan, lalo na. Tandaan natin ang binhi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Kung sino man ang magtatayo ng tore, kung sino man ang lalaban sa digmaan kagaya ng isang hari, ano ang dapat gawin? Simple lang. Balik tayo ulit sa isa pang payo bukod sa mag-ingat ka. Ano ang sinasabi sa atin? Mag-isip ka muna. Pag-isipan mo yan. Bago mo itaya, bago mo ibigay, bago mo isugal ang sarili mo, lalong-lalo na. Kung alam mong ito'y mali, mag-isip ka hindi lang ng dalawang ulit, maraming ulit. At hindi mo lang dapat pag-isipan, higit sa lahat, pagdasalan mo. Kaya nga, huwag natin mamaliitin yung sinasabing magdasal ka muna, magsimba ka muna. At sana mga kapatid, tuwing tayo ay nagsisimba, tuwing tayo ay nagpupunta sa simbahan, hindi lang ito ay dahil sa nakagawian, nakasanayan, siguraduhin natin, mamaya, bago ka lumabas ng simbahan na ito, bago matapos ang misang ito, siguraduhin mong humingi ka ng tulong, humingi ka ng gabay sa Diyos bago ka magdesisyon. Bago mo ibigay ang sarili mo sa kung kanino man, higit at una sa lahat, sa Diyos lamang tayo dapat nagpapasagot. Mag-ingat tayo sa mga taong may matatamis na dila. Sasabihin lagi sa iyong, akong bahala sa iyo. Sagot kita. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, humingi tayo una ng tulong, ng gabay ng Diyos, na ilayo niya tayo sa anumang mali at masamang bagay, tao, na pwedeng manloko sa atin, na pwedeng manakit sa atin. At pangalawa, humingi na rin tayo ng patawad sa Diyos sa mga pagkakataong nagpaasa tayo, nanloko tayo, na namantala tayo ng ibang tao, lalong-lalo na ng mas maliit, mas mababa, at mas mahina sa atin. Araw-araw, isa lang ang panghawakan mo, ang pangako ng Diyos. Sagot kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa spiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo.
Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ng sama-sama ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Naway manatili maghari ang kapayapaan ni Kristo sa sandaigdigan. Ipagdasal natin ang mga kapatid natin, ang mga estudyante, nakukuha ng board exam at iba't ibang pagsusulit, naway pagpalain, bigyan sila ng kaliwanagan ng isipan, katalinuhan at karunungan. Ganon din ang mga kapatid nating walang makain at tirahan at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo po kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan na sa aming maging nakatawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito'y ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan,
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Patid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Patid mo rin kung sino ako. Nagmamahal sa iyong Diyos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking
mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement: available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw sinasama ang inyong mga panalangin bilang pasasalamat din po sa mga binibigay niyo pa ring tulong donasyon para sa mga gawain, proyekto at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating parish finance office, yan po'y ginagamit natin. Una, sa mga pangangailangan ng simbahan, sa mga estudyanteng tinutulungan ng ating simbahan, sa mga pagbili ng gamot, ospital, mga namamatayan, at iba't iba pa pong mga tulong sa pamamagitan ng inyong mga pinansyal na binibigay na suporta. Yung pong mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon doon sa ating St. Benedict Building. Nandun po ang ating social service at relief office. Mamaya ho, tayo ay magdadala ng in-kind donations sa iba't ibang institusyon dito sa Maynila at sa labas.
Kahit hindi po kayo nakakasama, bahagi kayo ng mga programang ito. Kaya salamat, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,